Noong mga nakarang araw, narinig po natin ang mga pagbasa tungkol sa pakipag-ugnayan ng Diyos sa atin. Noong Martes, sinabi ni Jesus, "If you are with Christ, you are at peace." Noong Miyerkules kahapon, "If you are connected and remain in God, you will bear good fruit." Ngayon, sabi ng Panginoon, "If you remain in God's love, your joy will be complete." So in today's gospel, Jesus said clearly, "As the Father loves me, so I also love you." Ang tanong, mga kapatid, ano ba itong pag-ibig ng Diyos Ama na ipinadama niya kay Jesus na nais ipadama din natin sa ating kapwa? Una, God's love is an everlasting, eternal love. Walang hanggan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. No limits, no boundaries, no definite time, but loves us all the time till the end of time. Tayo, mga kapatid, may limit. May boundary. Hanggang dyan ka lang. Dyan ka na lang. Amen? Second, God's love is immortal, undying love. Walang kamatayan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos, siyempre, ay walang kamatayan. So habang tayo nabubuhay, minamahal tayo ng Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang at mga pagkakamali sa buhay. Tayo, paano tayo magmahal? Makasalanan yan. Manyan gingwa, duka ya ren. Ay, duka kadumani ison. Duka mo yan labyon. Totoo hindi. Totoo. Dulog ang kabay ko kay katalabyon. Ay, Diyos ko. Mamamatay na nga. Ayaw pang magmahal. Ayaw pang magpatawad. Tayo nga, malapit na tayong mamatay. May edad na nga. Sa kabila ng ating mga pagkukulat, mga pagkakamali, alam ng Diyos ang ating mabigat na kasalanan. Mahal pa rin niya tayo. Undying love. Immortal love. Third, God's love is free love. Walang pumipilit, hindi pilit, at walang kapalit ang pagmamahal ng Diyos. Love without expecting any return. Tayo, may kapalit. Magkano? Amno? Meron ba a Korean? Mga Koreano tayong lahat. Amen? Kay Manigo, nohomin bayar. Namingkan, ano rin tamong manglabi? Pera-pera lang pala ang pag-ibig natin sa kapwa. Pero ang Diyos, walang kapalit, walang pumipilit, hindi pilit ang kanyang pagmamahal. Amen? Pangapat,
God's love is unconditional love. Ito alam na natin yun. Walang kondisyon ng pag-ibig ng Diyos sa atin at walang rason kung bakit hindi niya tayo mahalin. He never says that He loves us as long as we are doing good or being faithful to Him. His divine nature is simply to love us. That's all. No more, no less. Tayo, paano tayo magmahal? Conditional love. Mahal kita kung mahal mo ako. Mahal kita kung ilibre mo ako. Mahal kita kung samahan mo ako. Pangalawa, reasonable love. Mahal kita dahil mayaman ka. Mahal kita dahil maganda ka. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, unconditional love. No more, no less. Fifth, God's love is universal love. Walang pinipili, not exclusive, but inclusive. Lahat tayo'y mahal ng Diyos. Even those who don't believe in Him, even the atheists, God loves them all. Amen? Itayo. Oh, tayo-tayo lang ha. Tayo lang katropa. Wala nang kasama. Baka tayo mahawa. Amen? Oh, wala nang kasali. Tayo-tayo lang. Exclusive. Pero ang Diyos hindi. Lahat, mahal niya tayo. Kaya mga kapatid, ito po ang hamon sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa ang pamamaraan ng pag-ibig natin sa kapwa ay katulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Masarap ang pakiramdam kapag ikaw ay minamahal. Mas masarap ang pakiramdam kapag ikaw ay nagmamahal katulad ng Diyos Ama at Diyos Anak sa atin.